So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoise. So, ngayong araw, under update naman tayo. Patungkol naman ito kay Royena Garma at kay Duterte. Ano? So, yun ang video ito ay mula kay Senyora Bas. So, supportahan nyo yan. Ngayon itong pamagat na Royena Garma at Duterte, bistado na. Kasama si Nasen Bato at Bongo. Diyos ko day. Ito yung pinaka-inaano natin eh. So, bago natin simulan, Senyora Bas, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa House of Representatives. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Royena Garma at Duterte bistado na, kasama si Sen Bato at Bongo. I know, sobrang daming nag-iintay sa atin dito, ano, kung kailan nga ba ito matatapos itong mga kasinungalingan nila. So I think it dito na yon or ano ba? So again, Senyor Bas, House of Representatives Filipino, is like, comment, share, subscribe, start. Si General Bato, si Senator Bongo and the President? No, Mr. Chair, wala akong naalalang pumunta si General Bato at saka si Senator Bongo dun sa aming... Sa Romeo? Yes, wala pong pangyayaring ganun po. Ganyan naman talaga, di ba? Minsan, bigla na lang tayong walang maalala kapag naku-corner na tayo. Okay. Nakakuha pa kami ng mga testigo na ikaw ay nagsisinungaling, oh, di ba? Tatamaan ka rito. Hala. Sino gumasas ang magde-develop doon? Ako po, Mr. Chair. Ikaw ang gumasas? Yes, Mr. Personal mong pera? O pera ng PCSO? Hindi po, pera ko po, Mr. Naglagay ka ba ng pondo sa STL Foundation na kung saan siya ang sumusuporta sa STL Party List? Nagaling sa PCSO? No, Mr. Chair. Stop lying. Oh, di ba? Yung mga kasinungalingan nila, men, nagsisilabasa na. GM Garma, I know that you put money on that foundation. No, Mr. Chair. You put money from the PCSO. You put money. No, Mr. Stop lying. I will show you something. Dito kasi sila pinagdududahan eh kung bakit siya nilagay dyan sa PCSO kasi siyempre malaking pera nandun eh. Di ba? Kaya yan, iniimbestigahan ngayon. I'd just like to once again recap the discussions during the previous hearing with regards to what happened in the Bicol. Particularly, yung killing of the three PDLs, Chinese PDLs. Now, if we recap, the first statement that was made by PDL, now nakalaya na po, ewan ko po, bakit naka-yellow at naka-orange pa siya? Si former Major Fortaleza. But once again, I would just like to ask and reiterate. Yung first statement mo po, di ba sabi mo po, first encounter with GM Garma doon sa Tapicol, nagbisita po siya. Yes or no lang po? Yes, Your Honor. With some of your classmates? Yes, Your Honor. Then? Tapos may mga ebidensya pang lalakas pa. The next is, tinawagan ka niya? Yes, Your Honor. Then, sa tawag na yon, dinala mo yung cellphone doon kay Super Padilla. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And after that, ang next na account is tumawag ulit sa'yo, si former Colonel Garma. Yes, I'm telling you na nag-usap na sila ni Super Padilla. Yes, correct? Yes, Your Honor. And after that, yan yung kinapangit eh, kasi yung mga tao pa naman sa atin dito, inilalagay sila sa malalaking position sana, which is dapat grateful na sila doon. Kaso lang, wala eh. Ginagamitan nila or ginagawa nila ng mga kalokohan. Siguro dahil may nag-appoint lang din sa kanila. Kaya minsan wala silang magawa kundi sundin ang mga favor. For example, may isang negosyante na meron siyang kakilalang politiko. Ngayon, yung politiko na yun, high ranking yun. Kunyari ganyan, presidente or kung ano pa man, ilulukluk si Garma. So of course, malaking utang na loob yun ni Garma para sa naglukluk sa kanya. Ngayon, kapag ka magkahingian na ng favor, wala na. Good luck. Puro na lang talaga kalokohan mangyayari. Hindi na kayo nag-usap. Wala na komunikasyon. After that last call. Meron pa ulit, Your Honor, kasi tumawag siya nakiusap tungkol doon sa mga tao. Tao nila, accordingly, na napasok ng Bartolina. Kaya yung di Magdadaro at saka si... yung kasama ni Magdadaro, si Tan. Yes, Your Honor. Yes. Okay. Now, Superintendent Padilla, you still confirm the statement of former Major Fortaleza? Yes, Your Honor, Mr. Chair.
pakiulit mo nga, kasi during the previous hearing, as I, if my memory serves me right, sabi mo doon, nag-meeting pa kayo twice, tama? Wow. Ni Colonel Leonardo. Once lang po. Once. Yes, Your Honor. Once kayo nag-meeting. Yes, Your Honor, Mr. Chair. After that, may matawag communication? Wala na nangyari? Po. Wala na. Wala na. Wala na. But the meeting was made before the killing. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Saan yun? Yung meeting in CIDG office. In CIDG office? Yes, Your Honor. Okay. Now, Colonel Garmad, in the last hearing, you confirmed that indeed there's a meeting in the CIDG office. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. I met. Pakilapit po. Mas mabuti pa to si Garma kasi sumasagot-sagot din siya paminsan-minsan or mas marami yung sagot niya. Di gagaya doon ni Alice Go na parang sarap ng ano eh, sa bunutan sampalin eh. Yes, Your Honor. That is where I met the warden, Your Honor. Oh, so okay. So you met the warden in the CIDG office. Now, Colonel Leonardo. Colonel, oh, this will be your last chance. Colonel Leonardo. Yung tatlo po, inamin na po ni Colonel Garma na nag-meeting kayo. In the statement of former Major Potalesa, sinabi niya na po, yung tawagan, yung first visit, tapos yung statement that ayos na, may mga tao na dun sa loob. Now, in the last hearing, you deny it. Now, this will be your last. In this committee, to tell the truth, do you confirm that indeed Superintendent Padilla with you in the CIDG office? Ano ba? Naging pangit ba yung ano guys, yung audio niya? Putol-putol ba? In this committee, to tell the truth, do you confirm that indeed Superintendent Padilla with you in the CIDG office? Sino? I think sa video to ni ano ni Senyora Bas, putol-putol yung video. Ewan ko kung sa choppy internet ba yan. So, pagtsagaan na lang natin. Ano. Nalabas din. Tsaka alam po namin ang totoong pangyayari. Alam po namin yung puzzle, tapos na po. As I've said, noong nakaraan pa. And that includes also the question that I asked you in the previous hearing with regards to your meeting in which you evaded. In the first preliminary question that I asked you, you evaded to say and tell to this committee the place where the meeting happens. Now, again, Colonel Leonardo, do you confirm that indeed you have a meeting with Superintendent Padilla? Or else, I will force also to call somebody that will testify again. No, Mr. Chair. You deny? Yes, Mr. Chair. Grabe talaga yung mga, I mean, yung lakas ng loob ng mga taong to, man. Kahit na yun yung mga nagtatanong dyan, nakahanda na yung mga ebidensya. Wala. Itinatanggi pa rin nila yung mga, ano, mga ebidensya na nandyan na sa harap nila. Diba? Grabe, sobrang tapang nila, man. Or ano ba yung, ano nila? Meron pa ba silang hope na makakalaya sila or magiging absuelto sila sa kabila ng lantaran nilang mga kalokohan? Kasi kung ganun, meron pa silang hope. Itatanggi talaga nila yan. For example, si Alice Go. Kahit naharap-harapan na yung mga ipinupukol sa kanya, yung mga NBI records niya, yung mga records niya sa passport na nagpapatunay na isa nga siyang pure Chinese, up until now, tinatanggi pa rin. Ano yun? Meron pa silang hope na makakalaya pa sila dyan? Or makakalusot pa sila dyan? Grabe, ano? Or siguro may nananakot sa kanila, kaya nila ginagawa yan. Pero thinking na, grabe, ibang klase. No meeting happens. No meeting happens. So these three witnesses and resource persons pointed to you that there is such a meeting happens and you still denied. Yes, Your Honor. Sir, as I previously... Yes, I am just asking you. No meeting. You still denied. No meeting, Mr. Chairman. With that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt former Colonel Leonardo for evading, lying in this committee in violation of section 11 of our galit na si provision of contempt, sir. Paragraph C, Mr. Chairman. So move. Galit na galit. There's a motion to... Ang ulo. I think sa mga ganito guys, yung mga cite in contempt, parang yung mga nandyan, mga resource persons, hindi na sila natatakot sa cite in contempt. Eh. Dapat kulong na habang buhay, di ba? Cite in contempt, Colonel Commissioner Leonardo, for violating section 11, paragraph C of the
Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation of the 19th in Congress, and it was duly seconded. Are there any objections? Mr. Chairman. Yes, Congressman. May assist the person beside Colonel Leonardo, yung sa kabila po, on the left side. Mr. Chair, he's my counsel, Mr. Chair. Okay. So you have entered your appearance here? When? During the previous... So please at the back of your client and don't advise your client unless you will be recognized or allowed by the chairman. So may we remind the councils of our resource persons to please comply with the rules, our ground rules. You may advise your client of his legal rights, but you may not coach them. Okay? You sit at the back. And may we ask the... You sit at the back. Alam na pala nila yung problema eh. Eh dapat hindi na pinatupo yan dyan. Diba? Ang problema kasi sa atin dito, yung mga resource person dyan or yung mga ini-interrogate dyan, may mga katabing mga ano, mga legal counsels na yan. Diba? So nagkakaroon sila ng way na ano, magsinungaling palalo. Diba? Kasi pangit naman, diba, kung nanumpa na sana sila or nag-under oath na sila na bawal silang magsinungaling. Tapos may ilalagay ka doon ng mga legal counsel, diba? Na parang nagsusulsul na wag mong sagutin yan. Siguro kapag ganyan, dapat merong taga-committee or taga-sa inyo na makikinig doon sa kung ano yung pinag-uusapan nila. Diba? Para marinig din natin kasi ganyan, sabi nila sir na dapat ang iaano mo lang as an legal counsel or attorney, sasabihan mo lang, i-advise mo lang yung client mo na ito yung mga ano rights mo. Pero kung pagdating sa mga itinatanong, kung need niyang sagutin, yun yung sagutin kasi nanumpa nga siya, di ba? Hindi yung, ano ba sir, sasagutin ko ba to? Ang pangit, di ba? Yan din yung nangyari kay ano eh, kay Cassandra Ong at kay Alice Go eh. Puro sila tanong sa mga legal counsel nila eh. Di ba? So ang SISTI, nagiging wala ng kabuluhan yung pagiging resource person nila or yung panunumpa nila na hindi sila magsisinungaling. Di ba? Nako. Attorney, can you please provide chairs for our lawyers or counsels of our resource persons? So, as I was duly seconded, are there any objections? Mr. Chair, hearing none, Mr. Chairman, the motion is approved. Mr. Chair, Colonel, I will allow you to speak. Let me just finish the ruling of the chair. Hindi na pinakinggan. The chair has ruled on the motion to cite Colonel Leonardo in contempt for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So, okay. Now I will allow Colonel Leonardo to speak. Is this in relation? Is this? Yes, Mr. Chairman. Before we allow Colonel Leonardo, let me wait first for the second motion, Mr. Chairman, on detention, Mr. Chairman. Thank you. Okay. Is there any motion? Mr. Chair. Congressman Acop. May I respectfully move that Commissioner Leonardo be detained in the premises of this house until such time that the committee would have finished its committee report. So move, Mr. Chair. There is a motion. There is a motion. As stated, duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Colonel Leonardo is... or will be detained in contempt in the premises of the House of Representatives. Tapos mga taong to, kahit na i-detain mo, tingnan mo, kampanting-kampanti lang. Dapat dito inuuga talaga eh. I think yung iharap natin sila sa publiko, ganyan. Hindi sila nauuga eh. Diba? Siguro si Garma lang yung nakita ko na paiyak-iyak dyan sa ano, sa Kongreso or sa Senado. Pero ito mga taong ganito, yung mga sila Alice Go, si yung si Mayor Kalugay. Ganyan yung mga mukha oh. Kahit nasabihan mo pa na cite in contempt ka sa akin, wala talaga. 'Di ba? Tignan niyo yung mukhang yan, natatakot pa yan. May nakikita ba kayong takot diyan? Dapat mag-change sila ng strategy ano. Okay, Colonel Leonardo, would you... Mr. Chair, may I be allowed to my lawyer can I be allowed to confer with my lawyer
and then later allow him to speak for this committee. No, I'm sorry, Colonel Leonardo, but our rules does not allow counsel or our resource persons to speak in behalf of their client. What perhaps you can do is just you can write to the committee and we will take note of your manifestation. Thank you. Tama, ano yan? Parang bata ka, need mo pa ng tagapagsalita mo. Eh, nung mga panahon na gumagawa kayo ng kalokohan, kayo-kayo lang din naman. Hindi nyo naman kinailangan ng mga spokesperson. Tapos ngayon, hindi nyo haharapin. Yes, please proceed. Mr. Chairman, actually, I just like to tell the council and Colonel Leonardo that you have also the right to make an appeal in this committee, but after this committee hearing. But of course, you can also say your piece in the latter part, but as the chairman stated, we do not allow counsel to speak for behalf of the client. So you can make an appeal after this hearing. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The parliamentary inquiry is that Congressman Paduano has the floor, and he was interpellating Colonel Leonardo. Would you like to proceed, Congressman Paduano? Proceed. Yes. Ito po, short na lang po, again. Let me follow up lang po yung mga po ng previous hearing. I just want to test, of course, Colonel Garma. Anyway, Ms. Garma, your letter will be tackled in the latter part, no, in this committee hearing. Thank you, Your Honor. And thank you for once again stating that what you have said during the previous hearing, tinindigan mo po yung statement mo. Now, ma'am, during the previous hearing, I asked you about... Maghilig magpaganda itong si Roye Nagarama. So, kaya siguro pinagdududahan siya ng mga kababayan natin na baka may something sila ni Tatay Diggs. Ewan ko. Ano lang din naman yun. Some kind ng mga kababayan natin. Meeting, that was June 28, 2016. That was 3 days before the former President Duterte assumes office. O, diba? And during the previous hearing, inamin na po ni Kerry Leonardo but not telling what really happens. Well, in fact, he was evading during the time to tell where the place happens. Now, he stated, not you, but him stated that there's a meeting or gathering in the DPWH building in Davao. Ako? And Parsan? In my data, at alam ko na po, alam na po namin kung sino-sino yung nandun. Nako. Now, do you confirm, ma'am, that there is a meeting? Tignan natin. For ito, specific, class 96 ang 97. Mr. Chair, it's a... In the second floor, ha? Yes, Mr. Chair, it's a courtesy call somewhat. Yeah, it's or like... Did you talk something about that war on drugs? Sabihin na natin, Davao template. Halo-halo kasi yung pinag-usapan. Hello, tatawin lang kita. Did you discuss about Davao template? Oh, nandito si Patay. Rialdo, nandito kayo. Oh, now... Let me ask you once again. Is there a meeting and it was discussed about the Davao template? May I be yes, allowed to please. Ask? Kasi po, ang understanding ko kasi pag discussion, there's an in-depth na pag-uusap. Pero may napag-usapan po, but it's not in-depth. It's just passing, Mr. Chair. What I'm saying is, Ma'am Diretso. Naniniwala ba kayo na walang in-depth or wala silang malalimang pag-uusap? Kasi ako parang malabo eh. Di ba? Umabot na kayo at lahat-lahat ang layo na ng some kind pinagsamahan nyo. Tapos ano yun, parang kita-kits lang, kita-kits. Imposible naman yun, di ba? Ito lang po, nag-usap ba kayo tungkol doon sa Davao template? Yes or no? Napag-usapan din po. Napag-usapan. Colonel Leonardo, napag-usapan nyo ba doon sa 96, yung Davao template? Yes or no? Mr. Chair, hindi ko po mahal yung Davao template. Pero Yan naman, okay. As of now, hindi ko tatanggapin yung reasoning mo, pero now, Colonel Patay, you were there? Yes or no? No, Mr. Chair. You were not there? No, Mr. Chair. In the second floor, you were not there? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Chairman, let me put in record na tinanggi ni Colonel Patay na he was there. Colonel Gallardo, are you present during the time? The first June 28th, second floor of the DPWH building? Yes, Mr. Chair. You're there? Yes, Mr. Chair. Okay. Now, it was discussed about the Davao template? No, Mr. Chair. No? Yes, sir. Oh, no. So, you contradict the statement of Ms. Garma? Na isa sa mga pinag-usapan doon? Colonel Gardo, you're under oath. Yes, Mr. Chair. Baka maaga ka.
I cannot confirm the statement of... So, no. None. Yes, Mr. Chair. Wala. O anong ginawa nila doon sa loob ng kwarto? Hala. Anong ginawa sa kwarto? Manginginig naman tayo kung makakarinig tayo ng word na kwarto, man. We were there the time, Mr. Chair. No, tinatanong ko, anong ginawa nyo? Kasi nakakahon kayo doon eh. Diba? Ako kinukonfirm ba na 96? Kaiba sa room? 97 sa kabilang room? No, Mr. Chair. Ha? No, Mr. Chair. Okay. Again, Mr. Chairman, let it be heard that Colonel Bihardo denied. Nako, deny pa mo. That the place, the 96 and 97 in separate room. Now, Colonel Bihardo, during that gathering, the President, former MP Chief Bato de la Rosa, former now Senator and Senator Bongo is present. Hala. Dumaan po sa inyo, hindi? I could not remember. Oh, you cannot remember. Okay. Okay, you cannot remember. Okay, Colonel Patay, since you... Imposible namang I cannot remember, di ba? Pwede rin namang sagutin ng oo, hindi. Bakit I cannot remember? Ano yun para merong safe answer? Kasi imposible namang hindi mo makilala si Bongo at si Bato, di ba? Well, tama naman. Safe answer naman talaga yung hindi ko maalala. I cannot remember. Pero kung iisipin mo siyang mabuti, men. Di mo naman siguro makakaligtaan yung mga taong yan if ever nandyan ba sila or hindi, di ba? Tapos ano yung I cannot remember? My goodness. You mentioned that you were not there. So wala. Wala kang alam. Wala kong alam, Mr. Okay. Colonel Leonardo, in that gathering is the President, former President, Colonel Bato, PNP Chief, Senator Bato de la Rosa, and Senator Bongo, pumunta po doon sa room nyo. Yes, sir. Ang naalala ko, nag-cortex ikaw po kami. Hindi, tanong ko kung pumunta sa room nyo. Pumunta ba hindi? Sa room na, kasi sir, naka-separate na room po. Kaya nga, yung tinatanong ko sa room ng 96. Ang alam kasi ko, nandung... lumabas po kami sa corridor. Then we met... the whole 96. Senator Bongo during that time. The whole 96? Not the whole 96. There are some class 96, Mr. Chair. Hindi nga, yung nandun na 96. Alam ko naman hindi lahat eh. Yes po. Oh yes. Nag-meet po kami doon sa corridor po. Oh, pero nandun kayo sa isang room? Lumabas po kami doon sa room na parang waiting area. Oh, cubicle, cubicle. Nako. Cubicle, di ba? Yes sir. Parang oh yes. Room siya na... Okay. Then, so nandun po si... Senator Bongo, Senator De La Rosa, and the President. Tama? Hindi ko po ma-recall kung nandun si Senator Bongo. May introduce ka pa. Wala na. Another na naman to. Hindi din naman maalala. Ala, tanggi. Tanggi pa. Pangang isa eh. May introduce ka pa ngang isa eh. Na Mr. President, this is blah blah blah. Yun lang. You don't recall? Yun lang may nakakita. Kasi min, mga ganyan, mga pagtitipon, tapos may makita kang mga malalaking tao. Paano mo makakalimutan yun? Ha? Paano mo makakalimutan yun? Actually, mabuti nga to sila kasi walang CCTV. Siguro mga eyewitness lang. Diba? Minalas-malas lang talaga sila. Bakit kasi kayo nagmi-meeting sa mga, ano, sa mga hotel, mga lugar kung saan may mga tao din na makakita sa inyo? Diba? Pero I think kasi yung time na yun, of course, wala silang ginagawang ano, mga, for example, mga negative transaction or illegal transaction, diba? It's just more on verbal lang siguro. Kaya ito naman sila, hindi nila aaminin kasi parang ano eh, pwede din itong makonekta sa ibang bagay. Diba? Na baka dyan sila nagsimula na magpulong na some kind may plano pala sila. Kaya tinatanggi din nila. Diba? Pero nung mga time na yun, they feel safe. Kaya yun, kahit sa publiko, madidare nila talaga na magkita-kita. Kasi hindi naman nila inaasahan to na dadating sila sa panahong ganito na magkakabalasahan ng mga ano tauhan ni Duterte dati. My God. Actually, marami po akong ano, pinakilala ko po yung mga classmates ko. Tapos, sino pa? Meron din po kaming hindi classmates. Sino nga? You cannot recall. Okay, Mr. Chairman, dyan lang muna. Hindi ko muna ipitin si Colonel Leonardo to that question. Now, Colonel Galma. Hala. Do you confirm that indeed, during that meeting, nandun pumunta si General Bato, si Senator Bongo, and the President? Tatanggi yan. No, Mr. Chair, wala akong naalalang pumunta si General Bato at saka si Senator Bongo. Dun sa aming... Sa room nyo? Yes, wala pong pagkaring ganun po, Mr. Chair. Okay, anyway...
Eh mukhang totoo yung sinasabi mo. No? But sa 96, nandun. But anyway, hindi pa naman tayo tapos dyan, Colonel Leonardo. But in the next hearing, Mr. Chairman, we will invite the all those named listed during that allegedly in your account courtesy call. Nako. Kasi po, nakuha na po natin ng committee to lahat ng mga assignments. Hala. Yung mga nandun, di ba, pinakuha ko ng nakaraan since 2016 onward. Hala. O, kaya nga nandito si Patay, nandito si Colonel Grialdo. Ang next siguro, yeah, let us see sa next hearing. No? Anyway, Mr. Chairman, for now, yan na muna ako. At least si Colonel Garma has already stated all the accounts with regards to the people killing. So, yun lang naman mga kanoises. So, kita nyo naman yun. So, ang video yun ay mula pala kay, ano, kay tawag dyan, Senyora Bas. So, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa House of Representatives. Tapos, syempre, kung tip nyo naman yun itong reaction video, yung YouTube channel natin, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. So, putulin muna natin dito, ano, kasi medyo mahababa yung video yun. Panoorin nyo na lang yung original video link na sa description box below. So, yun lang naman. Diba? Malinaw pa sa klaro. Doon pala nagsimula ang lahat. Diba? Sobrang daming kasinungalingan na naman na nagsiliparan. As usual. Diba? Umuulan na naman ng mga kasinungalingan. Wala eh. Minalas-malas lang talaga tong mga taong to. Kasi kahit anong tanggi nila or anong gawing tanggi nila, on record na sila eh. May mga nakakakita sa kanila. And yun, may mga witness din na nandun din mismo. Well, for me siguro, wala namang mali doon sa time na yon na nakita-kita sila. Kaya siguro, kampante sila. Diba? Kasi syempre, sino ba naman mag-aakala nung time na yon sila yung mga hari-harian eh. So, protected sila. Tapos yun nga, eh, hindi naman talaga doon yung problema nung nakita-kita sila ng courtesy call ko, no? Diba? Wala naman doon yung problema. Actually, yung pagpunta nila doon is more on ano lang talaga, parang yung meeting lang ba? Bali, parang yun yung tinitingnan ng angulo nila na baka from there, nagkaroon sila ng mga conversation. And then next month or next, nung mga sumunod na araw, yun na, nangyari na yung mga killings. Diba? Kaya sila, todo tanggi din sila. They're, ano din, nag-play safe din sila kasi syempre, mahirap na madawit din, diba? But still, I think wala nang luso tong mga taong to. Even Garma. Diba? Even dun kay Sir, sobrang kampante nga lang nila eh. Siguro may inaasahan sila may na baka after, ano, baka next election, kung yung side naman nila yung maupo, baka yun na lang din yung inaasahan nila na sasalba sa kanila, ano. Pero ngayon, wala talaga. Sobrang tagilid nila. Kaya siguro kung makikita natin sa kanila, medyo chill sila eh. Diba? Medyo chill sila. Like, hindi mo talaga makikita na kinabahan tong mga taong to. Kahit sabihan mo ng sight in content, parang wala lang eh. Parang siguro may nag-assure sa kanila na huwag kang mag-alala. Palalabasin ka rin namin. Time will come. Makakaano ka rin. Mga something like that. Diba? So, may malaki talagang ano dito, men. Kalukuhang nangyayari. It's just nakakalungkot lang din kasi itong mga taong to, sinayang nila yung mga uniforme nila, mga rango nila, sinayang nila dahil lang sa mga kalokohan. Pero yun nga, since siguro hindi nila talagang pinagpaguran yung mga posisyon nila, more on refer lang, more on backer system. Kaya siguro nadadala sila sa mga pabor-pabor, mga favor na mga naglukluk sa kanila dyan. For example, si Garma. Diba? Inilukluk lang naman yan eh. Biruin nyo dati, parang inilagay daw siya sa Cebu. Tapos parang kontra niya yung mayor. Pero walang magagawa, doon siya nilagay. Tapos mga next ano naman, naging PCSO pa. Manager pa. Diba? So may naglukluk talaga. May something talaga. Kumbaga yung power talaga dati, wala, sinasagad talaga nila. Grabe, diba? Ang galing. Ay, nako. So again, yun lang naman kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Senyora Baz, and then, sino yun? House of Representative, yun. Supportahan nyo rin yan. So, Filipino AC. Also, yun pala yung kay Duterte, Bato, at kay Bongo.
Grabe yun. Parang big three. Diba? Big three connections. Tapos parang naiugnay kay Garma. So, kayo na lang bahalang humusga doon, men. Kayo na lang bahalang humusga doon. Kasi for sure sa kabila, is sobrang ano naman, ayaw na naman nilang maniwala dyan. Pero tayo na medyo mulat na. Kayo na bahalang humusga. So, again, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC. Zell.